ang kawander nating si Chef Nap at ang Feng Shui Master na si Hans Kua magsasama para gumawa ng mga pagkaing itinuturing na swerte ngayong 2014. Ano ba yung mga lucky food? Ang mga lucky food sa 2014, ang unang-una is na mga may init na sabaw. Itong may init na sabaw na 2014, wow. This would bring in mga fire element. Sa 2014 kasi, ang mga fire element, ang mga swerte sa 2014. Una narito ang hot na Pinoy sopas. Tama-tama ito sinasabi mo na mainit at mura. Mainit na, mura pa. Pakadaling gawin. So, eto na ang ating Pinoy sopas. Wow, ang sarap ng sopas natin para sa ating ka-wonder. Ito, mainit na sopas. Bukod sa mainit na sopas, gumawa rin sila ng maanghang na kima. Ang kima ay isang putahe na nagmula sa bansang India. Sa pagluluto nito, kailangan naman ng giniling na baka, green peas, kamatis, sibuyas, bawang, siling labuyo, at siling pansigang. This year, ang mga spicy na pagkain nagpapa-enhance ng mga love, ng mga passion and romance sa 2014. Tamang-tama, ang sarap ng bagong kima ni Chef Nap. At dahil swerte pa rin ngayon 2014 ang bilog ng mga pagkain, may bonus pang empanadang bilog sina Chef Nap at Hans. Naluto na natin ang mainit na soup, ang maanghang na kima. Ang susunod naman, ano naman susunod natin lulutuin yun? Ang sabi mo kasi dapat bilog. Tamang-tama, ang bilog is symbolized pera. Madikit ang kapit sa atin ng swerte. Dapat din daw maghanda ng pagkaing malalagkit gaya ng tikoy. Ito talaga move earlier in Chinese pa. So yung mga sinaunang panahon pa talaga. Hindi kailangan maapaw yung table mo ng pagkain, di ba? Ang importante yung oras natin na pwede tayo magsama-sama. Magkakaibigan, makain tayo, meron tayong chance na mag-usap. Dahil yung symbolism lang yan. Pero syempre, ang pinaka, ang ano din yan, dulot-dulot yan, magsipag ka. Ang lucky charm po natin talaga, isa lang naman yung sarili natin. Mula sa mga pagkain, alamin naman natin ang di umanoy, swerteng fashion ngayon. I wonder, ano naman kaya ang what's hot and what's not pagdating sa fashion ngayong 2014? Narinig nyo na ba ang tinatawag na Feng Shui fashion? Kaya ng maraming Juan, gusto ng ka-wonder nating si Agi na tapuan sana siya ng swerte ngayong bagong taon at ang gusto raw niyang subukan ang Feng Shui fashion. Nalaman ko yung ano sa feng shui na related sa fashion. Sobrang na ano, parang gusto ko i-try. Parang kakaiba din siya. Kaya naman sinama namin si Agi kay Marites Allen na siyang kauna-unahang feng shui master daw pagdating sa fashion dito sa Pilipinas. Ang unang damit na pinasuot ni Marites sa kanya, kumpleto sa masuswerteng elemento. Depende sa animal sign mo, meron na tayong suggestion dyan na fashion. So they can now, they have now a suggestion what to wear. Siyempre, lahat naman ng tao gusto nila ng pera. So, my designers in London, my fabric designer, actually incorporated, nandito yung mga coins. So if you have the auspicious symbol. Agi wants daw, gusto niya ng pera. So therefore, I can recommend, actually this is the so-called ingots. Pwede natin ikabit yan sa liig mo. Isa bang lucky fashion na suot ni Agi para naman daw sa pagkakaroon ng maayos na relasyon at magandang daloy ng pera. So if you want a very smooth relationship or smooth na pera na parating or kung tingin mo may mga misfortune events sa buhay mo, the mystic knot is supposed to give a very good symbol of yung parang peace. So lahat po ng 12 animal signs, meron po tayong kanya-kanyang grupo ng allies and friends. So kung ang taon mo ay hindi maganda or mala sa'yo, you try to get or to ask help from your allies and friends.
At para naman daw, iwas disgrasya, nababagay nga raw rito ang damit na suot ni Agi. Ito po yung pwedeng mag-protect, especially to those who are born in the year of the ox and tiger, kasi sila yung mga tinatawag na very, very strong rubbery star, at saka yung dog and boar. So meron ka ng protection for rubbery. May you be lucky in love. Of course, meron din siyang matching na bracelet. Ayon kay Marites, hindi raw buhos-buhos lang ang estilo ng pananamit sa feng shui fashion. Katunayan, nagpunta pa raw siya ng London para ito'y pag-aralan. Kinarid daw niya ang pag-aaral nito dahil kadalasan may kinalaman daw sa kasuotan ang tanong sa kanya ng mga tao. I am not a fashion designer, but I have a team of fashion designer experts in London who do all the auspicious designs for me. I give them all my analysis for the year, ano yung fashion forecast ko, and then they put together the prints for me. Parang trade secret to eh. Mga trusted astrologer lang ng mga empress ang may kinalaman nito. We wanted everybody to be lucky.